Hello mga kapamlat, good morning, good morning. Ayan, meron po tayong 5.3 hectares na for sale na may actual na sukat na 52,776 square meter. Ayan, mura lang to mga kapamlat dahil 37 pesos lang per square meter po ito. Ayan, pasensya rin po sa quality ng video natin ngayon dahil nalobat po tayo. Nakihiram lang tayo ng phone. Ayan, 1.9 po ang total price ng property. Ayan. At ayan mga kaparm lot, 1.8 million net sa seller and 150,000 po yung para sa dokumento, sa CGT, relocation, deed of sale. Ayan yung mga sagot ng seller bilang sila ay seller. Kaya po sa mga gagastusin, ang transfer na lang po ang gagawin po ng ating makakabili dito mga kaparm lot. And ang good thing dito mga kaparm lot sa property na to, sagana sa tubig, tabing creek po yan. Maganda po yung pagkalupa. May parbaro, may paborol, may flat. Marami pong na-harvest, nakaka 5 to 7,000 na harvest po ng yog. Maraming prutas, may dalandan, langka, mangga, santol, maraming punong nara, marami pong good lumber. Pero bago 'yan, intro muna po tayo. Ayan mga kapamlat, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at naghahanap ka talaga ng property na ayaw mong masayang yung pera mo dahil pinag-ipunan mo yan at pinaghihirapan mo yan, ayan, nasa tamang channel ka po. Kasi tayo po mga kapamlat yung nagbablog ng lupa na hindi lang basta nagbablog, inilalagay po natin yung sarili natin bilang buyer na yung pinapakita ba natin sa channel ay hindi ba talo yung makakabili. Ayan mga kapamlat. So, very strict tayo sa mga properting inaalok sa atin na ang gusto nating ibenta, yung tipong panalong-panalo po yung ating mga buyers na makakabili. Kaya ayan mga kapamlat, subscribe na po. Ayan mga kapamlat, nagbabalik po tayo. Pero syempre, ayoko pong nasasayang oras nyo, kaya sasabihin po natin location. Ayan, ang location po nito mga kapamlat ay sa Santa Elena po, Camarines Norte. Katabing bayan lamang po ito ng Calawag, Quezon. Na kung saan from Calawag, Quezon ay magta-travel ka lang po ng mga 30 to 40 minutes drive. Kaya po itong property po from Manila ay more or less 6 hours drive lamang po mga ka-farm lot. At sa town proper po itong property na to ay mga more or less 15 minutes na drive lamang po sa town proper. Sa highway po malapit din ito mga ka-farm lot. Dahil mula highway may proposed na barangay road papasok. Kaya lang medyo hindi pa po siya masyadong develop. Ongoing po dahil meron pong proposed na barangay road papunta dun sa waterfalls po dyan sa lugar na yan na dadaan malapit sa property. Na pag nagawa na po yung kalsada na yon, ang distance ng property po ay 30 to 40 meters na lamang po. Dyan po yan sa unahan. Ayan makikita nyo sa video diba po. Yung property galing tayo kanina. Tapos dyan po, tabing creek po yan. So yung kalsada po, yan. Dyan lamang po dyan sa unahan na yan. Dyan lamang po yan dadaan sa kabila po ng sapa na yan. Kaya maganda po. At itong property na to mga kaparm lot, ang kagandahan po dito, napapalibutan po siya ng creek na kung saan hindi mababa yung portion ng lupa mga kaparm lot. Mataas po siya. Elevated kaya talaga hindi po ito babahein. May portion po na pwedeng bahain dyan yung mababa po dun sa bungad. Pero the rest po ng property mataas po siya. So yun, maganda po dito mga kapamlat, ang bakahan, and dito sa part ng video mga kapamlat, yung tinatawag po na free range chicken, pwede rin mabuyan mga kapamlat. Basta mga kapamlat, maganda po ito sa mga gusto pong magbabuyan, free range chicken, mag poultry, yan, lagyan nyo na lang ng kalsada, yung poultry piggery, yan, palagay ko pasok to sa suning. And, ayan mga ka-farm lot, ang kagandahan din po nito, pwede ka rin ka magbakahan, magbabuya, baka, kambingan. Basta mga ka-farm lot, ako nagagandahan ako sa ambience ng property. Kulang lang to sa linis, pero maganda yung ambience ng property, hindi boring, hindi malungkot tingnan yung property. Maganda po yung property. Ang negative side niya lang po sa ngayon, yung distance niya sa 5.3 hectares po yan. Ganda ng yugan. Dahil yan, maraming po prutas po, may santol, propose na kalsada dyan. May mangga, papunta po may dyan, mga dalandan. Po tayo ng mga, yan, meron pong mga paper tree. 7 to 10 minutes. So, may mga good po, lumber po sa ngayon, pwede tag-ulan.
Kaya yung dinaanan po namin medyo may kung sakaling mabili nyo po yung property. Pero overall po, maganda yung property. Ayan. And naaayon naman po yung presyo niya sa location niya and sa distance niya sa kalsada. Kasi imagine mga farm lot, ang presyo po ay 37 lang per square meter. Ayan, may nakaalat budget pa si seller sa mga documents. Ayan. Kaya yan mga farm lot, kung gusto nyo po ito, i-message nyo lang po ako. Tawagan nyo po ako, mag-usap po tayo, pag-usapan natin. Schedule po kayo ng tripping. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please subscribe po. And dagsang biyaya po sa inyong lahat, lalo po sa mga buyers nating OFW. Ayan mga farm lot. So ito na po yung highway. Yan. Diyan sa may bahay na yan, highway na po yan. Yan yung may dumaan na truck. Highway na yan. So ito po yung proposed barangay road na project. Ito pong barangay road na to ay dadaan dun sa 5.3 hectares. So ang pagitan na lang, pagtawid mo lang nung sapa na napunta natin kanina, yun agad yung property. So ito po ay ongoing po ito, na pending lang dahil nung election. Ayan, pero ito daw po ay may budget na noon. So itutuloy na lang po ito. Ganon din po mga ka-farm lot yung 2 hectares na dinaanan natin. Dadaan din dun sa gilid. Kumbaga, pag kalsada, tatawid lang ng sapa, property na. So yun, yun din yung status nito. Ayan.